It takes the prophet, kaya nga dito, kailangan ng propeta para i-reveal yung secret things. Amen? So, pinahayag yan sa kay John, but, doon sa Revelation chapter 10, kaya si Jesus Christ ay siya yung revelation of the word. Ito ay continuation ng mga nakaraan. Kaya siya yung voice, siya yung Christophany in Revelation chapter 10. Christ is the voice. And then, doon sa Antikristo din yung invisible union of Christ. Invisible union of Christ. And then, the union of the Word. And then, it is also represent the union of the Word to the Bride. And then, Revelation 7, it is also the sealing of the 144,000 and the everlasting gospel, the Lamb. Kagaya kay Joseph, na bago inyayag sa kanya ng kapatid ay mayroon silang meeting, no? Yung kanyang kapatid. Pangalawa, dito na sa ano, sa apostles. Sa 12 apostles, ay ito ay tied doon sa end time fivefold ministry, which is the Ephesians chapter 4 verse 11. Kung paano yung fivefold, it is the foundation of the church. And then the fivefold ministry is a type also for the perfecting of the saints, perfecting of the church. And then sa 144,000 ay sila din yung gagamitin ng Diyos to reveal o to spread the gospel of everlasting gospel. So, yun yung kalagayan niya. And then, doon kay Peter, si Peter ay siya yung eyewitness ni Jesus Christ. Tama ba? Noong nandun pa si Kristo, si Pedro ay isang eyewitness sa kalagayan ni Kristo. At sa panahon natin ngayon, ay si Jesus Christ, ay si Brother Branham ay the forerunner of the second coming of Christ, ba? Ngayon, mayroong eyewitness din si Brother Branham. So, parang typology lang eh. Parang si Brother Branham na yung Christ. Parang gano'n, pero mahirap ito intindi, no? Parang si Brother Branham na yung Christ, katawag may mga witness si Brother Branham na eyewitness din, di ba? Na ang eyewitness niya dito ay sina Raymond Jackson. Talagang na-witness niya na kung ano yung manifestation of the gift na binigay kay Brother Branham, ano? And si Raymond Jackson, Ewald Frank, etc. Pero hindi na ipasama dito si Richard Gunn. Hindi ko alam kung naabutan ni Richard Gunn yung kalagayan ni Brother Branham ng manifestation ng healing, discerning, at saka yung ano, pero nabutin niya lang doon sa mga witnesses. Ang pagkakalam ko, ang kalagayan ni Brother Gunn ay nabasa niya yung exposition of the Saving Church Ages. Tama ba, Brother Francis? Doon siya nagkaroon ng conversion dahil mayroon siyang tinatanong regarding doon sa Godhead. No? Kung ano yung kalagayan ni Kristo, nabasa niya sa book of Exposition of the Seven Church Ages, doon siya na-revive at nagkaroon siya ng revelation na ano ang kalagayan ni Jesus Christ. So, yung eyewitness dito ay si Raymond Jackson at saka si Ewald Frank, etc. And then, it is also the parallelism of the witnesses of two prophets. At yung dalawang propeta ay mayroon ding witness. Sino yung mga witness ng dalawang propeta? Yung mga converts ng first 3.5 years during the time of tribulation. Siyempre, may mga na-convert yung dalawang propeta, di ba? So yung na-convert ng dalawang propeta, sila yung mga eyewitness ng two prophets. Ngayon, dito sa pinakalas ay
Yung 144,000 servants, ay mayroon din silang witness. Ito yung mga foolish virgins that will be awakened. Ito yung sinasabi ni Barbara Francis na yung mga foolish virgins na naging wise. Tama ba, Barbara Francis? During the time of tribulation na nung nagbubro ng nag-preach the everlasting gospel ng 144,000, mayroon silang na-convert in the second half of 3.5 years. At yun yung mga eyewitness ng 144,000. So, ito yung mga foolish virgin na naging ingway. Pag sinasing awaken, parang namulat sila, nagiting sila, tama ba? Nung nagiting sila, sila ay nag-repent at sumunod sila doon sa mensahe ng 144,000. At ito yung mga, si Pablo ay nakakitig siya ng Revelation, pero hindi direkta na galing kay Kristo noong si Kristo ay nasa lupa na nagme-ministry. Tama ba? Nakatanggap siya ng Revelation si Pablo sa magitan ng mga sulat ng mga apostol. At doon sa noong na-meet niya si Ananias na nagpapos sa kanya ng kamay, isa yun sa mga nagturo kay Pablo na ito yung kalagayan ni Kristo. So, ang type naman niya dito sa eyewitnesses ay sinabing Charles Gunn, Amos Omogoryoho, pati si Ben Howard. Si Ben Howard at saka si Brother Amos, Richard Gunn, hindi pala sila nakakita. Ha? Nakita ni Ben Howard, bakit para pa si Nisan sinama ka bisa ng eyewitness? Tatapos si Ben Howard. Nabasa ko si Ben Howard na nakita niyo yung ministry ni Brother Branham. So babaguhin ko ito. Hindi ganun kahapa. Pero malapit naman kasi si Brother Branham. Noong permit niya. Pero yung kasagsagan talaga ng manifestation ng gift na ni Ben Howard. Jackson talaga. Si Barry Jackson at saka si Ewan Trump talaga kayo si Ewan Trump. Nandun talaga siya. Ngayon, type naman niya doon sa kalagayan sa panahon natin niya doon. Ngayon, it is the type is a continuity ministry. No? Continuity ministry na ang sumusunod dito yung bunga ng fivefold ministry gift. And then, ito na yung nagpatunay doon sa mga convert ng 144,000 yung nakatanggap ng everlasting gospel. Sila naman yung tinutukoy na non-eyewitness sapagkat sila yung convert ng 144,000. Hindi nila nawitnessan yung dalawang propeta. Ngayon, sa kalagayan ni John the Revelator, no? Sa kalagayan ni John the Revelator ay siya yun naman yung type ng end-time bride ministry. The seventh thunder, rupturing faith, at saka yung perfection message. Si John ay nakita, mayroong sa kalagayan ni John sa Revelation chapter 1 verse 8 na I was in the spirit of Revelation 1:8 yung mga nabibasa. 9. I was in the spirit of the Lord's day. No? 1:10 ba yun? Pwede naman makibasa? Pwede naman yun? Rap? Makibasa ako? Lagasan mo lang? Yung I was in the spirit of the Lord's day. Ayun. So, I was in the spirit of the Lord's day and very good time the awakening of the Lord. So, sa Revelation 1:10, si John ay nagdoon sa Espiritu ng Panginoon. Ay type din yan sa bride na ang bride ay pwede din kumailan lang sa Espiritu. Ngayon,
Ang Christ ministry sa panahon natin ngayon ay mayroon siyang revelation of the seven thunders. Yung ministry. Si John ay nakatanggap ng seven thunders, di ba? Revelation chapter 10 verse 4 na sinabi doon na write. Revelation chapter 10 Revelation chapter 10. I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them. So, sa panahon ni John, mayroong seven thunders na nag-a-uttered. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ay mayroong perfection message na nag-a-uttered. It is the thunders for the church, for the bride. But it is not the thunder, but it is the revelation of the church. No? Kung paano si John ay nagkaroon ng revelation with regards dito sa thunders na I was able, mayroon siyang kakayahan to write it down, but the seven thunders, which is the Spirit of God, forbidden him to write them not. So, sa panahon natin ngayon, hindi na pinapasulat dahil mayroong ministry na ang bride, which is the perfection message. Ang perfection message hindi na pinapasulat. Bakit? It is the manifestation of the word to the church. So, yung rapturing faith, ito yung controversy at nakita ko nito. Yung rapturing faith, mula sa panahon ni John, may rapturing faith si John. At ang ibang mga apostle, may mga rapturing faith din sila. At yung bride sa New Testament, mula sa panahon ni Pablo, hanggang sa panahon natin ngayon, ay may rapturing faith din sila. At yun yung inaasahan nila. Ano ba yung rapturing faith? Hindi ko maaari. Ano ba yung rapturing faith? Revelation na yun ang magpapa-ilbun. Magpaparapture. In every age, may rapturing faith. Tama ba? In every age, may rapturing faith. Kahit mga patay na, may rapturing faith din sila. Sapagkat meron nakatulad na for they without us, they were not perfected. Sa Hebrew sa atin nakatulad yun. Itong mga namamatay, sabi din na may ang rapturing faith daw ay para sa mga buhay lang. Tama ba? Para sa mga buhay lang ba yung rapturing faith? Ang sabi ni Jesus Christ, kahit mga patay, bubuhayin niya. So, kahit yung mga patay, ay umaasa na mabuhay. Sa panahon ni Hub, si Hub ay mayroong rapturing faith. Bakit sinabi ni Hub na, Panginoon, kung mamatay ang tao, mayroon pa kayang, siya kaya ay mabuhay muli? Katapos ang kahoy ng tulad sa kahoy, na ang kahoy pag naputol, pag may ugat pa, pwede may kakayanan pang mabuhay. So, sinalarawan niya sa tao na kahit mamatay, pwede pang mabuhay. So, yung revelation in every age ay yun ang mayroong, yun yung magbibigay sa kanila ng rapturing faith. Kahit sa panahon natin yun, yung rapturing faith is the revelation na umaasa na mangyayari sa huling panahon. Tama ba? O yun. Ngayon, tied din siya na the end time of progressive revelation on earth. Tama yun. Yung end time progressive revelation on earth, tagay ito ng Bible sa panahon natin ngayon. Na, ang sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 26-27, na yung perfection of the church ay nakatalalay doon sa revelation, nakatalalay sa progressive revelation. Pag wala ng progressive revelation sa uling panahon, walang perfection. Walang perfection sapagkat ang perfection ay nakatalalay doon sa progressive revelation. Pag wala kang revelation o progressive revelation, stagnant ka, ay hindi ka wala kang aasahan na perfection sa uling panahon. And then, the insight of progressive revelation on earth, Revelation chapter 10,
Verse 11. Kaya niyong kabilangin niyo yung Revelation 10:11? Anong laman yan? Huwag niyo muna patahin. Alam niyo kung ano yung laman ng Revelation 10:11? Ha? Hindi natin yung ala. Kayo, wala na prap. Alam niyo laman? Hindi na po plot na eh. Oo. Sige nga, pwede rin, Prof. Yan ang mga, kabisaduhin mo nga yung Revelation 11. Oh, patayin mo, patapos, yun tayo. Thou must prophesy against the many nations, tongues, and kings. So, itong thou must prophesy again, mayroon itong progressive, no? Bakit? Yung taong nakatanggap ng revelation ay mayroon siyang capability to speak again the revelation of the word. Now, the final, ang perfection kasi is the final message of the church. So, yung final harvest ay dito na sa paralelism. Earth's final harvest, tribulation then, that were martyred and will be caught up. So, may mga tribulation then na pinagpapatay na sila din ay ano ba na caught up sa Tagalog? Inagaw. No? Inagaw din sila, and then yung pinakalat, ano ba ibig sabihin ng cataclysm? Cataclysm climax medius. Disaster o the final event, parang ano? The final event na mangyayari. Parang chaos. Chaos o yun. So, kung paano yung bride ay mayroong final message para sila ay ma-rapture o ma-perfect, sa dulo ng tribulation period, mayroon din climax, mayroon din disaster yung pagbaba ni Kristo sa Mateo 24. At ito yung kahuli-huliang climax ng church. Revelation chapter 11 verse 15. The kingdom of this world are become the kingdom of our Lord Jesus Christ. So wala na yung bride dito. Ito na yung final event na mangyayari, yung kahuli-hulihang pahagi ng iglesia, yun ay iglesia, o yung ministry na ginampanan ng mga believers mula doon sa panahon ni John, at saka yung mga believers na tinatawag na end-time bride believers. Yung mga na-rapture sa tribulation, at yung pinakadulo, nung sila ay na-rapture, mayroong magaganap na it is the great disaster after yung pagbaba ni Kristo. Kasi bakit? Ito yung panahon natin ng Armageddon eh. No? Yung pagbaba ni Kristo, ito yung panahon ng Armageddon na the great army from heaven followed him. Na sumusunod kay Kristo para girahin yung kings of the earth. No? Para girahin yun. At ito na yung climax na with the seventh angel sounded, sabi niya, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Yung pinakadulo nun, ito na yung katapusan na magaganap sa lupa. Papasok na sa milenyum. Kasi mayroon pa dito nung tinatawag na yung 30 days and then 45 days. Ang 30 days kasi nasa, ang pagkakalam ko, ito yung panahon ng Armageddon eh. Tama ba?
Yung 38 ito yung panahon ng Armageddon, pero yung pinaka-final, yung pagbabangis ni Kristo. Na the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kasama yung bride na maghari at papasok na doon sa papasok na sa Armageddon. So, yun. Pangalawa, ay ito na itong pinakahuli. Revelation chapter 14 verse 13. May nakapag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 
And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth, yea, said the Spirit, that they may rest from their labor, and their works do follow them. And I look and behold a white cloud, and upon the clouds one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust with a sickle, and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is reaped. So, ito yung panahon na 13, ito yung panahon na katapusan ng kalagayan. Kung ikaw ay na kay Kristo, ito yung panahon na wala ka nang iisipin na takuna o naman karamdaman o naman yung paghihirap. No? Ito yung panahon na sa panahon ng tribulation ay wala na silang iisipin na kahirapan. No? Pag dumating na si Kristo. So yung sige, hindi ko alam. Ito na lang yung dagdag ko. Doon sa Luke chapter 23 verse 42, nung sinabi ni Jesus Christ na today, doon sa nakapako, ang tanong ko dito, ang sabi ni Jesus Christ, today, you will be with me in the paradise. Ayun, totoo ba na nung sinabi ni Kristo, today, you will be with me in the paradise, nagkanap ba yun? Hindi. Ha? Hindi. Ay, yung akta doon. Oh, yung sinabi ni Kristo. Today, you will be with me in paradise. Kasi ang sabi ng mga pako, alalahanin mo ako, Panginoon, kung ikaw ay maghahari. At sinabi ni Jesus Christ, today, ngayon din, isasama dito sa paraiso. Hindi. Nakakaya siya. Ha? Kamatay. Sabi ni Christ doon, pag namatay sila parehas, pero hindi po nung namatay si Kristo, talaga ba na nandun na agad si Kristo sa paraiso? Nasa hell sila. Yung kalagayan mo nila sa paradise. Ayun yung tanong ko. Kasi, nung namatay si Kristo, wala sa kalagayan na pumunta agad sa paraiso. May yung, di ba meron itong Abraham's, yung dating Abraham's? Yung Abraham's bosom. Yung Abraham's bosom nandun pa eh. Oo, kasi may pinag- ang sabi niya doon sa Matthew ata yun, Matthew 26, ang sabi, John chapter 20, verse 17 ata yun. Di ba nung namatay si Kristo, pumunta siya sa Theos prison and he preached the soul in prison. And then, nung nagpakita siya sa mga alagad, sa mga ano, hawa na sana siya, ang sabi niya, that's not for I am not yet ascended to my Father, your Father, my God, and your God, sabi niya. So, ibig sabihin, nung kaya na matay si Kristo, wala siya sa paraiso. Ano yung ibig sabihin ng today? Ha? Ano yung ibig sabihin ng today? Ngayon. Pag sinabi ng today, ngayon. Oo. Bali, ginamit niya lang. Ginamit niya, ngayon, isasama kita sa paraiso. Bakit today? Basahin ko lang yung talata. So, kailan natupad yung ano? Today. Kailan natupad yung sinabi ni Kristo? Yung today, yung pagkakaintindi ko, pagbabalik ni Kristo eh. Kasi hindi pwede magsabay. Hindi na today yun. Yun lang kayo. Kaya, kaklaro yung department eh. Kasi,
Hindi pwedeng magsabay yung napako sa sinunan na... Hindi pwedeng magsabay yung napako na kasama ni Kristo nung napatay, kasama sila sa paraiso. Kasi kailangan mo na mabuhay muli si Kristo bago siya buhay ni Kristo. Tama ba? Are we indeed just before we receive the due reward of your indeed, of your deeds? Are this, but this man has done nothing amiss. Luke chapter 23, 42. Ito yung sinabi niya. And he said unto Jesus, Lord, may nagapang ito, remember me when thou comest into thy kingdom. And sabi ni Jesus Christ, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shall thou be with me in paradise. Oh, sinabi niya, today, you will be with me in paradise. Ngayon, ang tanong ko dito, nung sinabi ka ni Kristo, nung nakatay siya, nandun na sila agad sa paraiso? Wala pa. So, ano, saan panahon ang pwede maganap ito? Kasi ang today ay represent sa panahon ni Kristo at sa panahon natin ngayon, today. At ang pinakadulo, yung pagbabalik ni Kristo, yung sako pa siya ng today. Para sa akin. Hindi, tama naman yun. Ang ibig sabihin ng ibig sabihin spiritual, new day. So, ano? Yung bones here sa English. Ah, yun. Pero meron din talaga first conviction na namatay sila pareha. Namatay sila pareha. Nasa hell sila. Doon sa hell kasi, may dalawang dimension. Yung isa doon yung Abraham's dream. Nandun pa yung Abraham's dream. Siya nakakunit, oh. Hindi pa sa New Testament. So, ibig sabihin yung siya nangyari nito, hindi siya part ng New Testament. Old Testament siya. Sakop siya ng age ng New Testament pagsasala. Ayun, kapaluin natin yung mamaya kay Ibarra Santay. Pero dito yung iba, ano? Iba parang mali lang yung unawa. Kasi parang yung, kasi pinagtalunan na yan eh. Yung ngayon kakasamahin, na parang ano yun eh. Di ba parang yung sinasabihin nun, sa mga oras na ito sinasabi ko sa'yo, hindi po ibig sabihin na sa ganun eh. Parang mali lang yung unawa. Last day, no? Mabasahin ko. Sa John chapter 20, verse 16-17, Jesus said unto her, Mary, she turned herself and said to them, Rabbi, Rabboni, which is to say, Master. Ang sabi niya, Jesus said unto her, touch me not, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, unto God, and to my God, and your God. So ang tanong mo dito, nanatili ba si Kristo nung siya'y namatay, nanatili ba siya sa paradise? Nabuhay pa siya eh. At hindi pa siya nakakit sa langit, Matagal na sinatapit ni Barimina yung three kinds of hell na hindi ko masyado maintindihan yung Tartarus, Gehenna, at saka yung Hades. Pero, ngayon ko lang naintindihan na yung Tartarus at saka yung Gehenna, ang Gehenna kasi is burning fire. Hindi siya condition. Kasi ang condition ay yung Hades. Hades is the ninth dimension. Dimension. And then yung Tartarus is the location. Yung Gehenna, tama. Gehenna yung condition, which is the condition na mayroon talagang fire burning. Yung fire burning na yung talaga yung matatagang sinutormen ka naman. Ang quenchable fire.
Ngayon, yung Tartarus, siya yung location talaga. Location. Parang takunan na... Oo. Lugar. Talagang may lugar lahat. While Hades or Shoryu. Yung Hades, it is the location na without location. Yung mga namatay. Yeah, it's state of being. Na? Na it is the... Idimensional. Yan, ang dimension. So, kaya sa atin, ha? Mayroon ko silang dimension na walang lokasyon o geographic. So, yun. Hindi ka nagsaya dito ni Cristo. Yun ang tanong ko. Ang sinabi ba ni Cristo, today you will be with me in paradise. Nandun ba? Kasama ba sila ni Jesus Christ? O hindi? Mayroon pa na ako kung kailan ni... kailan na mangyayari yung today you will be with me in paradise. Panibago to. Kung sinabi na rin yung Jesus, kaya lang sumama siya. Gusto mo karugtong siya? Okay. So wala na yung Genesis? Gusto mo iba na yun. Sagutin ko lang din yung ano ka na yun. Gusto mo iba pa yung... So related? Sa ngayon, on that day, ang pagkasabi, today, thou shalt with me in paradise. Pag yun ko ko yung paradise, sino God? Ito ang tanong mo konti. Kung hindi yan lugar, saan sila pumunta? Kung hindi, alam mo ba, isip natin dimension. O dimension talaga mo. Kasi pag sinabi mo dimension, hindi ka lang mag-exist na dito sa literal world, hindi mo hindi ka na nahawakan. Kasi katay ka na, doon pala sa grave. Ngayon, yung kaluluwa mo nandan. Nandan yung espiritu mo. Saan yung kaluluwa ng tao na pupunta? Sabi ni Jehovah's Witness, nakahinlay lang yan na natutulog. Wala. Basta patay. Nakandiyan lang din sa body, hindi makalit siya. Saan pumunta? Thou shalt with me in paradise. Sabi ng Bible, saan pumunta ni Cristo? Sa kailaliman. Ngayon, pag... Anin ko lang yung sabi ni Soriano? Wala, hindi talaga natupad yun. Eh, nung bumaba si Cristo, nung umakyat siya, may kasama siya. Sino yun? May, yung ito, medyo makakalito yung Hades dimension at yung Gehenna condition. Nung sinabi ni Cristo na kasasamahin kita sa paraiso, hindi yung future eh. Nung panahon talaga, gumabasin na. Bakit? Bakit sila sinama sa paradise? Eh, impyerno yun eh. Paraiso ba yun? Oo. Paraiso doon. May part, portion of paradise sa ilalim. Yung kinalalagay mo kaya mayaman sa kanila. Na position doon sa 6 dimension. Yung pinuntahan nila na yung kinalalagay ng mayaman sa kanila. Yes. Yun po yun. Yun ang mismo yun. Inaaliw si... Lazaro. Well, si yung mayaman. Yung mayaman, nahihirapan, maaari, painom, kahit sa ano na. Ano yan? Bakit pinalimbawa ni Cristo? Eh, ganun talaga. Saan pumunta si Cristo at yung magnanakaw? Doon mismo. Pinatulad, sabi nga doon. Pinangaralan, i-preach. Parang nag-preach si Cristo doon sa soul situation. Reason sila eh. Tapos umakyat pa, ilan ka pwede pick up tips. Sure ka, nakatagong may paraiso, part ng paraiso sa ilalim. Naalala ko si Badidiri may illustration. Ay, hindi ka. Ate, ito yung paradise, ito yung tormented day and night. Sa paradise, may yung ilalim. Ito yung so, under the altar. Walang problema sa amin, okay naman yun. So, yun yung ano ko, talagang kung sinabi ng Panginoon this day, hindi siya nagsisinuman din to. Hindi naman niya sinabi future pa yun. Yung today, this day. Sabi ni Dela eh, bakit shall, bakit future shall? Hindi pa talaga. Eh, hindi pa nga patay eh. Nung kausap niya, today, shall thou with me. Hindi pa sila pa rin sa tayo.
bumaba na sila. Nung pagkapatay, nakula nga yata yung mayaman, ano? Ayun. Pagkanao, tapos sumunod si Cristo. Tapos bumaba. Gusto mo ko yan? Hey, kay Brado, kay Pariato, ano yan? Nalimpas sa aking koma. Parang ganito kasi, ano yan? Sabi. Ay, pakinggan niyo, may... Ang sinabi niya, ang sinakipas niya doon eh. Sabi yan. Ang sinabi niya sa kanya. So, the Bible. Ano ba ang sinasabi mo sa iyo ngayon? Yung koma dapat ito na nasa iyo, nandun siya ngayon. Ngayon. Bali lang. So, parang ang ibig niya sabihin pa rin, sinasabi mo sa iyo sa mga oras na to. Pero ang ibig sabihin, sa mga oras na to, pumunta tayo sa bahay. Pag sinabi niya, sabi ko lang sa iyo. Okay, ako. Ano ba ang ako sabihin? Patay pa, buwan kasi na eh. Hindi pa nung araw kung sukuran na sinasabi niya. Pero nung namatay na today, hindi pa naman naubos yung araw na yun. So the day, 24 hours. Kaya nga, may connection din doon sa 6-3-9-3-9. Hindi naman talaga naubos yung Kristo eh. Today, tama. Pero kadugtong yan, kung tinuntukan niya yan, yun ang pwede mong sabihin. Pwede mong sabihin. Kasi nagyang pa rin ang dalawa. Ah, ito din. Tanong ko rin yan nung pre. Kasi nasa mong gulo, magulo rin talaga ngayon ng Ituriano. Ang sabi ng Ituriano, wala pang... Tao. Wala kang yes. Ngayon... Kasi naman yung pagsulito yun. Oo. Kasi yung gulo ko dito. May tao na siya. Kasi yun eh, bumaba ka ni Cristo, di ba? Tapos kinuha niya. May kinuha siya. O ngayon, paano wala pa na yung tao doon? Hindi kinuha nga siya, diba? Oo. No. Hindi kinuha. Bumaba siya. Hindi sa akin, Lord, kinuha ng buhay. Naglakas ako. Hindi ko lang kinuha kaya kung nagugulan ako. Siyempre, sabi pa rin dito. Sabi ni Suriano, nung binuhay yung mga patay, tapos na buhay sila, no? Lumakad dito, tapos pinagpapatay ulit. No, ko lang din. Kay Suriano kasi, pagdating ng huling araw, saka pa lang muluhayin ng tao. Para sa pag-aaral. Parang gusto nyo sabihin ni Soriano. Wala pang tao doon. Okay. Wala pang nakakita doon sa Diyos. Wala pang nakakita doon sa Diyos. Pero minanak ko makabigay lang ng Diyo na 1 minute lang. Sige po. Sige, ano tanong ko lang sa Diyos? Yung today kasi, na pinabasa ko sa ano. Katulad nung binabanggit ni Amos doon sa Luke 17:20 niya, na sabi nga daw, yeah, pwede sa kapanahon na natin pwede naman sila natin, hindi lang ito sila today, not only mag-expand pa. Hindi, mayroon kay Amos, ang sabi, ito po yung day. Itong day na to, collective noun kasi to, na pwedeng maraming days. Pero yung today, sa akin po ha, ano yan? Just literal singular day. Sa akin ha. Wala. Ewan ko. May hihahan kami na kayo naman. Ano ako? Pag-ilang tako ko. Totally na lang. So, ako naman, ang nakita ko rin dyan, yung sinabi na, di ba? Okay. Noong si Jesus, di ba sa itong cross yan? Hindi kay Tas. Yung tatlong cross, eh namatay na yung nung si Jesus ay buhay pa, nag-uusap pa sila. Oh, yung tatlo. Tapos sabi ng isa, sabi nung magnanakaw, Panginoon, nalalahanin mo ako or si Barabas. Sa iyong kaharian kung naghari ka na. Sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Eh, buhay pa man sila eh.
Nung namatay na sila, nilibing pareho. Di ba? Nilibing yun. Pagkalibing, di ba? Pagkalibing nung nilang tatlo, di, pagkalibing nung tatlo, di ba, kina... Hapunan, nilibing sila, kina hapunan. Sabat yun eh. Oo. Ano yan? Sabat. Tapos, sandi naman nung nabuhay siya, di ba? Di ba, yung madaling araw. Di hawakan siya ni Mary, ayaw magpahawak. Bakit? Haakit siya. So wala pa isang araw? Wala pa eh, kasi... ano eh, pagkalibig, sabi, huwag muna akong hawakan, bakit ayaw magpahawak? Dadali niya kasi yung first row. Wala pa isang araw yun? Wala pa. Kaya, sabi niya, huwag muna akong hipuin, haakit muna ako. Bakit haakit siya? Secret yun, kasi yung old testament, dadali niya na, kasama na yung nakapako. Sa cross. Yung naniwala kayo sa cross. Ngayon, pag-akit niya, nagdaran siya ng mga bihag. May tanong kayo. Nagdaran siya ng bihag. Pastor, may tanong ako ah. Okay. Ang mga pakay sa araw, talaga? Hindi, kay Pastor, kasi 6,000 kasi. Sabi niya, bakit hindi siya nagpahawak? Kasi nga magdadala nga siya ng bihag. Kasi ang bihag, ito lahat, na kinuha niya yung mga over karugtong ni Menana over summer. Ano ang gagawin sa over summer? Yung old testament pa-open niya doon sa throne. Pa-open niya sa throne. E alam naman yung old testament ang pa-open eh. Yung pa yun. Sinong pa-upuin ang kasama niya? Yung lahat ng cover pa. Ha? Yung old testament, then, nakaupo na sila sa matrol na inukuha ni Cristo. Pero si Cristo lang na, sa akin. Pero over summer siya. Una sila kaysa sa new testament. Kaya, yun din na lang yung bihag, yung naturate na old testament din. Kaya, agree ako, oras lang yun, hindi araw talaga. Nasama niya yung... Okay, yun lang. Into the lake of fire. Paano mo masusunod yung death sa kahit? Inibigay ko na rin sa'yo. Paano masusunod yung death in hell, Jelay? Paano mo mapapatay yung death sa kahit? Kaya abstract yung death, yung hell. May literal hell, pero yung hell yung mahinap yun. Ang sabi ni Father Francis dyan, sa atin, ilalagay. So, pinagtalunan din namin ito dati sa Facebook. Saan nakalagay ang lake of fire? So, mayroong pagtatapunan. So, ngayon, tingnan nga yung fire dito sa lake of fire. So, makita mo, may san ako, no? Ang isan ko yan, san? Yung lake of fire. Kaya ang san na ako, sakit-sakit talaga. Sa akin. Kasi sobrang tindi ng helium gas na so... Pakay mo na record.